Hello mga ka-campers, ngayong araw nga ay aakyatin natin ang third highest mountain dito sa Pilipinas o ang highest peak in Luzon via Ambangeg Trail. Papunta na kami dito sa meetup place ng aming tour sa May Mall of Asia. At time check, 9 PM, nakarating na kami at kumain muna sa Jollibee para sa dinner bago kami pumunta sa mismong pick-up point namin sa May Starbucks. Pagkatapos pala namin kumain dito ay dimiretso na kami sa pick-up point at by 10:30 PM umalis na kami sa MOA para naman sa iba pang ipipick-up sa ibang lugar. Ang una nga pala nating pupuntahan after ng pick-up points ay ang clinic para magpa-medical para makakuha ng fit to climb certificate. At after nga nating kumuha ng medical certificate sa may clinic malapit sa DNR office ng Mount Bulag ay dito na tayo magstay from 8 AM to 9 PM para sa orientation. Matapos ang orientation ay didiretso na tayo sa may ranger station o sa homestay na tutuluyan natin. Sasakay tayo sa monster jeep para makarating doon. Dito, hindi nyo dapat palagpasin ang pag-topload sa jeep. Talaga namang mas may enjoy mong view at ang sariwang malamig na hangin ng Benguet. At pagdating nga ng alauna ng madaling araw ay sisimulan nyo na ang pag-akyat mula sa homestay patungo sa Camp 1. Mula sa kampo naman na nasa kalagitnaan ng Mossy Forest ay pupunta na tayo sa Camp 2 na hangganan na rin ng Mossy Forest at simula ng grassland. Matapos marating ang Camp 2, dito na magsisimula ang mas malamig na klima at mas malalakas na hangin hanggang sa marating na natin ang summit. Ang taas nga pala ng Mount Bulag Summit ay may taas na 2,928 meters above sea level o 9,606 feet above sea level. Makalipas nga ang ilang oras na biyahe mula sa Maynila ay narating na namin ang clinic dito sa Bukod Benguet para sa medical certificate. Dito na rin kami kumain ng ulahan. Dito pa lang nga ay napakaganda na ng mga tanawin. Matapos kumuha ng medical certificate at nag-umagahan ay dumiretso na kami sa DNR office ng Mount Bulag. At since 8 AM pang simula ng orientation, may namili muna kami sa tindahan sa may ibaba. At dito nagsimula na nga ang orientation. Pinaliwanag sa amin ang Mount Bulag, mga trails na dadaanan at mga dapat at di dapat gawin. Isa sa mga importanteng bagay ay ang pag-iwas sa pagkakalat at pagsira ng kalikasan. Siguraduhin huwag mag-iwan ng basura, sumunod sa mga guide, at ang pagrespeto hindi lang sa kalikasan pati na rin sa mga kapwa hikers. Hindi rin kompleto ang Mount Bulag adventure mo kung hindi mo titikman ang Mount Bulag Taho at ang pag-topload sa jeep. Ito ay nakarating na nga kami sa aming homestay. At dahil maaga pa ay nag-ikot-ikot nga muna kami dito. Pagpatak nga ng hapon ay nag-early dinner na kami at nag-lights off para matulog around 7 PM. Para magising kami ng 12 AM sa wake-up call at mag-hike na ng 1 AM. Around 12:30 AM, nag-warm up at stretching muna kami bago mag-hike. At dito, quick outfit check muna tayo. Dito naman ay ang quick briefing bago umakyat. Disclaimer lang, hindi kami yung uminom dyan, ha? So for today, I will introduce to you your assigned tour guide. So sila ang magagabay po sa inyong journey to the Sea of Clouds. Simulan na natin ang pag-akyat!
Bago nyo nga marating ang Camp 1, merong mga parteng matatarik dito na pagbabawasin muna kami ng suot na jacket para naman hindi kami masyadong pagpawisan dahil mas lalamigin kami pag pinawisan kami. At dahil ang Bangek Trail nga lang pala itong pinuntahan namin, hindi naman sobrang tatarik na mga dadaanan dito. Merong mga ilan-ilan lang na matatarik pero kayang-kaya pa rin naman ito kahit mga beginner lamang. Narating na namin ang Camp 1 at dito magsisimula na kami magsuot ulit ng mga jacket na hinubad namin. Yung group po ni Sir Sandy, start na po tayo. Camp 1. Saan group ko? Hindi ako tinatawag, hindi ko makita eh. Ibaba mo na. Picture-picture nga pala muna tayo bago tayo umakit ulit. Ate, pa-picture din kami. At dito susuungin na nga natin ang malamig na Mossy Forest patungo sa Camp 2. Dito ay narating na nga namin ang Camp 2. Mas malamig na ang klima at mas makabal na ang hamog dito. Ito na rin ang hangganan ng Mossy Forest, kaya naman mas malamig dito dahil wala na masyadong puno na humaharang sa lamig. Talaga namang salun-salun mo ang lahat ng lamig, dahil ito na ang simula ng grassland. Tapos nga namin magpahinga at kumain, sisimulan ulit namin ang pag-akyat papunta sa summit. Dito ay mas maririnig nyo ang lakas ng hampas ng hangin dahil wala na nga dito mga puno na humaharang sa hangin. Mas malamig na ang klima dito. Habang papalapit nga pala kami sa summit ay mas lalong sumasama ang panahon. Lumalakas ang hangin at sinabayan pa ito ng malakas na ulan. Narating na nga namin ang summit at muntik na kami mawala ng pag-asa dahil mukhang wala kaming makikita ng sunrise. Ang sea of clouds at ang sunrise nga pala ang inaabangan dito, ngunit sa sama ng panahon, medyo nawawalan kami ng pag-asa. Makalipas ang ilang minuto ay medyo nag-clear out naman ng ulap. Medyo umayos ang panahon, nabawasan ng hangin. Pero wala pa rin talagang sunrise, pero sulit pa rin naman ang aming punta. At kahit nga hindi namin nasilayan ng magandang sunrise dito, talaga namang na-enjoy pa rin namin ang pag-akyat dito sa aming Mother Mountain. Hanggang sa muli, Mount Pulag!